Hallelujah. Magandang araw, mapagpalang araw po sa bawat isa. Salamat po sa ilan. Muli po, magandang umaga po at mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Amen. Alam ko po na excited po ang bawat isa sa atin every time that we are gathered in the presence of the Lord. Kasi hindi lamang ang pakikita natin yung mga kapatid natin, kundi lalong ikit, sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen. Diba minsan nagagulat tayo, naku, makikita ko si brother, makikita ko si sister. Tulad ngayon, may mga nakita po ako na mga matagal lang kakilala, nakasama natin ngayon sa gawain. Si Brother Tolins, nandito po, kasama po natin sa cabin. Si Kuya Tonton, mga kamag-anak nila Brother June, si Kuya Chi, at yung iba pa natin mga kasama sa church. Mag-excited tayo na makita ang bawat isa. Amen po ba? Pero ang higit po na nagbibigay sa atin talaga ng excitement, ng joy, ay alam natin, kasama po natin ang Diyos. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Amen. Kaya nga si Moses, sabi ng Panginoon, o sige na, pumasok na kayo sa lupang pangako. Pero hindi ko kayo sasamahan, sabi niya. Sabi ng Panginoon kay Moses. Alam niyo, sabi ni Moses, eh Lord, huwag na. Kung dadalhin mo kami sa lupang pangako, pero wala ka naman doon, walang saysay yun. Gusto namin kung nasan ka, nandun din kami. So para kay Moses, ang mahalaga ay yung presence ng Panginoon. Hindi lamang yung presence ng mga Israelita. At ganoon din tayo, ang mahalaga sa atin, dapat ay yung presence ng Panginoon. Amen po ba? At syempre, mas mahalaga or mas masaya din na nasa presence tayo ng Panginoon, kasama natin ang presence ng ating mga kapatid. Kaya sabihin niyo po sa inyong mga katabi, nagagalak ako na kasama kita ngayon sa gawain ng ating Panginoon. Sige po, tignan niyo po, hindi na nga tayo minsan nakapagkamayan eh. Pero at least ihayag natin, na excited po tayo, nakasama po natin ang isa't isa sa presence ng Panginoon. Amen po? Amen. Lalo-lalo na po kami, every other Sunday po ang aming pagpunta dito. Pero of course, nagumumabaw po talaga lagi yung aming kagalakan. Kahit na medyo ang pagtatravel ay hindi po madali. Pero we are getting used to it na po. Sanay na kami sa traffic, sanay na kami na may mga dalang gamit, pero lahat ng yun, paliwala na po. Kasi po, we are excited to be in the presence of God and to be in the presence of God's people. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. At salamat din po sa Panginoon, ngayon nga po ay matatapos na naman ang sa quarter. At alam naman natin, ngayon po ay tinatawag na naman na season para alalahanin yung Holy Week. Pero mahalaga mga kapatid sa Panginoon, naparito ang ating Panginoon ang dahilan ay upang tayo po ay tubusin na sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Kung noon po sa lumang tipan, nung Passover, sabi kasi nagkaroon po ng panghuling salot sa Egypt. Ang huling salot po ay lahat ng mga panganay, hayop man yan, o kaya panganay ng mga anak ng bawat sambahayan, mamamatay kapag walang dugo na nakapahid doon sa doorpost ng bahay ng mga tao. At sabi po, lahat ng mga bahay na mayroong pahid ng dugo, dalagpasan ng Panginoon. Amen? At nung tumaan po yung salong na yon, ang sabi po, marami po sa mga Egyptians, lahat ng bahay ng mga Egypto, maraming nangamatay. Kasi walang dugo, walang palatandaan ng dugo na nakita doon sa kanilang mga tahanan. Pero purihin ang Panginoon sapagkat sa bawat tahanan ng mga Israelita na mayroong pahid ng dugo, walang namatay na hayop, walang namatay na panganay. Bakit? Kasi nilagpasan ng Diyos lahat ng mga may pahid ng dugo ang kanilang tahanan. Hindi dahil ang nakita ng Panginoon doon sa loob ng bahay ay mga worthy. Hindi nakita ng Panginoon na yung mga nandoon ay laging nasa gawain ng Panginoon. Ang nakita ng Panginoon kaya nilagpasan yung mga bahay na yon sapagkat meron siyang nakita na mahalaga para lagpasan. Lumagpas ang kamatayan doon sa bahay na yon. Ano po yung nakita ng Diyos? Ayon sa pananampalataya, sumunod ang mga Israelita, nilagpasan ng salot ng kamatayan ang bawat tahanan na mayroong pahid ng dugo sa bawat tahanan na yun. Amen? At ganun din sa ating panahon, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, 1 John chapter 5, verse 20, ito yung katotohanan. Dahil kay Kristo, naparito ang Panginoong Yesus para tayo
mo ay tubusin sa ating mga kasalanan at tayo ay nasa katotohanan at nasa tunay na Diyos. Dahil kay Kristo Jesus, kaya siya dumating dito para siya ay mamatay doon sa krus upang hindi lamang ang mga panganay ang lalagpasan. O di bawat isa na nananalig sa Panginoon na may pahin ng dugo ni Kristo sa kanilang puso, hindi na po mamamatay ng pangalawang kamatayan dahil sa kasalanan. At sabi ng panalang kasulatan, lahat ng nananalig kay Kristo may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na po natin kailangan magpenitensya, pahirapan ang ating mga katawan, at gayahin natin yung ginawa ni Kristo doon na siya, yung iba'y nagpapapako pa. Wala yan, mga kapatid. Ginawa na yan ng Panginoon para hindi na natin gawin. Ang kailangan lang natin gawin, manampalataya kay Kristo na siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Amen po ba? Mahirap po ba yun? Hindi po. Kaya nga pinagalingan ng Panginoon para hindi na po natin gawin sapagkat mahirap po yun. Pero kapag ka nanampalataya tayo, sabi ng pananakasulatan, nais po basahin ang unang Juan chapter 5, verse 20. Sabi po dito, napaganda po ng pangako ng Diyos, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. If we are in Christ, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay nasa tunay na Diyos. Amen po ba? Lahat po ba tayo ay nananalig kay Kristo? Lahat po ba ay nananalig kay Kristo? Amen. Ang nananalig kay Kristo ay nasa tunay na Diyos. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Salamat po na pinalaya na tayo doon sa mga kasalanan. Pinayagan na yun ang Panginoon at tayo po ay mayroon ng buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos through Jesus Christ. Kaya purihin po ang ating Diyos. Okay, sa pagkakataon po ito, hilingin ko po kayo na magsimog bukas ang inyong pananakasulatan. This time we will study in the book of Proverbs or Kawikaan. Ang babasahin po natin ay nasa Proverbs chapter 4. Verses 21 at 27 po ang ating papasahin. Kawikaan. Kung hindi na po nakita, chapter 4. Hindi ko po kayo na muli magsitayo. Sama-sama tayo magbigay ng pag-aala sa magbasa ng salita ng Panginoon. Chapter 4. Verses 20 at 27. And again, papasahin po natin ang malakas. At papasahin din po natin sa Tagalog at sa English. Handa na po? Okay, sabi-sabi po natin basahin. Aking anak, salita ko ay pakinggan mo mabuti. Sige po, pakibasa ng talakas. Mabay po kayo. Isipan mo ay ingat ang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bugal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo mo, ilayo ang mga labi sa sinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutukuhan. Siyasati mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag ang ilip po sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Sabay-sabay po natin basahin sa NIV. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and help to a man's good body. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix
here is directly before you. Take level paths for your feet and take only ways that are firm. Do not swerve to the left or to the right or to the left. Keep your foot from evil. Tayo po'y muling manalangin. O Diyos, maraming maraming salamat po. Karinito po, Diyos, ang iyong mga lingkod. Alam po namin na kasama ka namin, O Diyos, sa lugar na ito. Salamat po muli sa iyong mga anak na inuna ang iyong kalooban. Dinanap ang iyong presensya dahil tunay nga po na sa iyong presensya lagi po namin nararanasan ang lubos na kagalakan. Father God, continue to speak to us through your word, O God. Parinig namin ang iyong tinig na nag-a-assure sa amin na kami nga ay mga mahal mo bilang iyong mga anak. Na kung kami nagkakamali, itinutukin po kami sa pamamagitan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Father God, narinito ang iyong mga anak. We ask, Lord God, that you would give us teachable hearts, Lord. That as you speak to us, O God, make us, Lord, our ears, make our ears quick to listen. Matagpuan mo rin kami, O Diyos, ng aming espiritu, galak na galak, na susunod sa iyong kalooban. Kaya sa oras ng ito, God, hayaan mo, Ama, ng iyong banal na espiritu ang magbigay ng alertness sa bawat isa, Panginoon, lalo-lalo na sa oras na ito, Panginoon, mahahayag, mahahasik ang binhi ng katotohanan sa aming kalagitnaan. I pray, O God, na anumang gawa ng kaaway na pag-agaw ng bawat binhi ito upang ito ay hindi matanim, hindi tumubo. Right now, in the name of Jesus, I pray, Lord God, for alertness sa iyong mga lingkod, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, ang iyong mga anak, O Diyos, ay attentive sa iyong salita upang hindi maagaw ang napakahalagang binhi na ito na itatanim mo sa puso at isipan ng iyong mga anak sa oras ng ito. Maraming maraming salamat, O Diyos, and allow these words, O God, to be planted deeply in the hearts of your people, O God. And cause this seed, Lord God, to grow, to bear fruit, Lord. Upang maranasan namin ang iyong pagpapala na pinagkakaloob sa amin. Tiga-anim na po. Maraming maraming salamat, O Diyos. This we pray in Jesus' mighty name. Once again, everybody, say Amen. Amen. Makakupo na po kayo muli. Salamat po. Amen. Muli po ang ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon po umaga sa ating po pag-aaral ng salita ng Panginoon at I decided na gawin po natin ito or hatiin ko po itong message na ito hanggang sa susunod na Sunday sapagkat may iba pa po tayo gagawin pagkatapos po na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya magiging two-part series po ito. Ngayon po yung kalahati, then sa susunod po Sunday na kung po tayo ay tutuloy po natin ang pagbibigay ng pansin sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, which is ang ating pagbibigay ng pansin sa pag-aaral natin ang salita ng Panginoon is about guarding your heart. Yan po yung pag-uusapan po natin. Guard your heart. Ano po ba ang nasa puso ng tao? Ano ba ang tingin ng Diyos sa puso ng tao? Alam natin na walang sino mang nakakakita sa puso ng tao. Walang sino man na nakakabasa ng laman ng puso ng tao. Pero ang Diyos kitang-kita kung ano ang nasa puso natin. At walang maliligid sa Diyos patungkol sa ating mga puso. At sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 9, Jeremias, sabi, sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Sa NIV ang sabi, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Wala nang lunas, wala nang kagalingan, wala nang anumang kamot sa puso. At ito po ang tunay na kalagayan ng puso natin sa harapan ng Diyos. Beyond cure. Cancer na kahit ano pang kamot ay talagang hindi na tatalab.
Sabi po, ang ating puso ay mantaraya. Wala itong katulad. Kaya naman, dahil sa kalagayan po ng ating puso na pagtilingan tayo ng Diyos, pagkabat marami mga tao, pagka tinanong po ang tao, pagka ito po dahilan kung bakit may mga tao na hindi agad sila nananalig sa Panginoon. Because sa kanilang sarili, ang kanilang kaisipan, sila naman ay matuwid. Sila ay gumagawa ng mabuti, hindi sila gumagawa ng masama sa kanilang kapwa. Sa maraming salita, ang tao ayaw umini na may problema ang kanyang puso, na marumi ang kanyang puso. Pero sa harapan ng Diyos, ang tingin ng Diyos sa ating puso, beyond repair. Wala ng cure, wala ng lunas. Kaya ano sabi ng banal na kasulatan? Ano gagawin ng Diyos sa pusong ito na masuwayin? Ano gagawin ng Diyos sa pusong ito? Di ba sa atin po, marami po mga process para po sa puso. Ngayon na meron ngayon ginagamit po na angioplasty. Di ba? Meron na lang ipupusok na maliit na maliit na tubo doon sa vein ng ating puso pag may blood clot po yan. Yung tubo na yun, tatanggalin niya yung parado, tapos dadaloy na uli ng maayos na hindi na po kailangang buksan ang puso ng tao. Tapos magpo-flow na naman ng maayos yung kanyang dugo. Meron din pong heart transplant. Pagka talagang yung puso ng tao ay paradong-parado na at dumalaki na yung puso, may pagkakataon na pwede palitan ng puso. Yung iba nga po ay parang iniimbento na rin ngayon na magkaroon ng puso plastic. Kahit hindi pa nga pusong plastic, yung plastic na makipagharapan ng tao, how much more kaya pagka pusong plastic ang ibinigay? Puro ka plastic ka na yun, alam. Pero parang yun ang idea nila eh. Piniprint na rin doon ngayon ang mga organs. May mga 3D printing process na ginagawa. Pero yun po ang paraan ng tao. May problema ang puso and maraming mga tao gusto nila na itong problema sa puso ay i-repair. Pero sa harapan ng Diyos, pag pinag-usapan po ang problema ng puso, ang pinag-uusapan po dito hindi parado bukat. Ang pinag-uusapan po dito yung maruming puso. Puso na hindi na kayang hugasan, hindi na kayang linisin. Kaya anong offer ng Panginoon? Ang offer po ng Panginoon ay linisin yung puso. Sabi po ng abat na Ezekiel, dahil ang ating puso, it is beyond repair, anong pangako ng Panginoon? Sabi niya, Ezekiel chapter 36, verse 26 and 27, God promised that to repair this deceitful heart instead. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Andyan po ba kayo? Lahat tayo kasi ang puso daw natin beyond repair at lahat ay nangangailangan ng bagong puso para makasunod sa Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi transplant, kundi new heart. And that new heart comes with a new spirit from God. Yun ang dahilan kung bakit ni-require ng Diyos. Malibang ang tao ay ipanganak na muli sa spirito, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Sapagkat ang puso na ito na nagubuhay sa kasalanan, hindi makasusunod sa Diyos. Pero ang puso na ito, kapag ito isinuko na sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, God has given us a new spirit. A new heart. At ano ang gagawin ng bagong puso ito? Sabi, pasinin niyo po sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin. If this heart has been renewed but without the Spirit of God, hindi na po tayo makasusunod. Kaya bakit sa binigay ng Diyos, I want a new heart from you. But comes with it is my spirit. So that your new heart with a new spirit, you will be able to follow my will. Amen po ba? Kaya ang binigay ng Diyos sa atin ay bagong puso. Na mayroong espiritu ng Diyos upang makalakad tayo ayon sa mga tuntunin at masunod nating mabuti ang kalooban ng ating Diyos. Amen po ba? Ito nga po ang naging problema natin noon. Wala naman dito gusto ko ang kanyang buhay ay pinamumuhay niya ng hiwalay sa Diyos. Di ba meron kanta si Michael Andrew Iyata yun, yung
O, basta isang rap song, yung sabi, gusto kong kumain, pero hindi ko magawa. Di ba? Na, nandun yung pagnanasa natin na masunod ang kalooban ng Diyos, pero dahil nga, itong puso na ito, ang naghahari ay kasamaan sa pamamagitan ng ating mga sarili. Kaya nung pinangako ng Diyos, sabi niya, bibigyan tayo ng bagong puso. Yung dati nating puso masuwayin, sabi ng Panginoon, gagawin niyang masunurin sa pamamagitan ng Espiritu na pinagkaloob niya rin sa atin. Yun ang dahilan kung bakit ang mga anak ng Diyos na nagtataglay ng bagong puso, mga anak ng Diyos na nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, yung mga na-born again. Tanda niyo, pagiging born again, hindi po ito religion. Ang pagiging born again ay pagkilala na ang iyong buhay ay marumi, masama, hindi ka aya-aya sa Diyos, karapat-dapat ng kaparusahan, pero dahil sa biyaya ng Diyos, kinahabagan niya tayo, at si Kristo ang ibibigay para tayo ay malinis sa ating mga kasalanan, at mapalad ang sino man ang kanyang kasalanan ay hindi na aalalahanin pa. Kasi dahil sa ginawa ni Kristo, lahat ng kasalanan ng tao, pinagbayaran na niya. Kaya hindi na tayo sisingilan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya ano ang pangako ng Diyos sa atin, sa pusong ito? Ang pusong ito na isinusuko sa Panginoon, ang pusong ito, sabi nga, malibang ang tao ay panganak ng muli sa Espiritu, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Kaya malibang na ang tao ay mag-surrender ng kanyang buhay sa Panginoon. Akala natin, hindi na tayo makakalaya sa mga gawa na alipin tayo, mga kasamaan, mga bisyo, pero dahil sa pagsuko ng ating buhay, pinalaya tayo ng Panginoon sa mga tumatalikala sa ating. At dahil dito, nakasusunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung binigyan na tayo, bilang mga mananampalataya, kung binigyan na tayo ng Diyos ng bagong puso, ano ang kailangan natin gawin sa puso ito? At dito nga sa ating pinag-aralan sa Proverbs chapter 4, tanda nyo, napaka-precious po ng puso ito. Ang puso po ay tinuturing na pinakasentro ng ating buhay. Sabi po ng pinag-aralan natin, yung verse 23, yan po ang pinaka-key verse ng ating pong passage ngayon. Sabi po, ang isipan po ay ingat ang mabuti at alagaan. Above all else, guard your heart, yung isipan. Ito po ay nire-refer din po sa heart. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of your life. Ang isipan mo ay ingat ang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ang isipan dito ay tumutukoy po sa ating puso na siyang sentro ng ating buhay. Katulad po na isang bullseye na siyang sentro ng isang target, ang ating puso po ay parang bullseye na sa paligid po ng bullseye ay meron pong iba't ibang mga target na nakapaligid sa kanya. Our heart is the center na kung saan napakahalaga nito. At dahil ito ay sentro at napakahalaga, napakahalaga din po na ang ating puso ay dapat nating maingatan upang hindi na ito muli pang madamage o masira. Sapagat bagong puso na po ito na ibinigay ng Panginoon sa atin. At totoo naman po, ano ang bagay na mahalaga, papantayan mo, iingatan mo. Tama po ba? Ang cellphone na nung Friday po ay meron po kami nila din na nakasala ni Sister Daisy, ang aming sister wife. Eh dahil po, pagamat Christian wedding yon, marami po mga tao na naroon, may mga crew sa catering. Yung isa po sa worship team ay nawalan po ng cellphone. Siyempre, tiwala siya dahil may kampanya na ginagawa. So habang ginagampan na niya yung kanyang tungkulin, hindi niya malaman kung saan niya na iwanan yung kanyang cellphone.
Alam niyo, nung mawala yung cellphone, kung gaano siya ka-enthusiastic habang nagpupuri sa Panginoon, makikita mo talaga, umiiyak siya, tumuluha, nung mawala yung kanyang cellphone. Bakit? Kasi napakahalaga, hindi niya napantayan. Amen po ba? Kasi ang ano mong mahalaga sa atin, ayaw nating mawala, pinapantayan natin mabuti. Kasi nga, napakahalaga para sa atin. Amen po ba? So how much more ang ating mga puso? Now, paano po natin malalaman kapag ang isang, kung anong laman ng puso ng tao? Kasi hindi naman talaga natin makikita kung anong laman ng puso eh. Walang makakita. Sabi nga, harapan, maaaring nakamiti sa'yo, pero ang laman ng puso ay iba. Di ba? Kaya hindi talaga natin makikita. Pero ang tanong, pwede kayo makita o malaman natin ang nilalaman ng puso ng isang tao? Well, meron pong passage sa Bible, somehow, ay pinapahayag sa atin kung paano malalaman kung ano ang laman ng puso ng isang tao. At ito po ay nasa Matthew chapter 6, verse 21. Paano po natin malalaman ang posibleng laman ng puso ng isang tao? Ayon sa Panginoong Jesus, ito po kanyang sabi, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. So to know what's in someone's heart is to know what his treasure is. Ano bang kayamanan, ano bang mga pinahalagahan ng isang tao, malalaman mo ang laman ng kanyang puso. Kasi ayon sa Biblia, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kaya kung kayamanan mo ang Diyos, nasaan ang iyong puso? Sa Diyos. Sa gawain ng Diyos, sa mga bagay na nagpapasaya sa Diyos. Amen po ba? So kung ano yung laman ng iyong puso, makikita yan sa pamamagitan ng mga bagay na pinahahalagahan mo. At hindi mo pwede na sabihin ng isang tao, mahal niya ang Diyos, pero hindi nakikita sa kanyang pamumuhay. Sapagkat malinaw, sabi ng Biblia, where your heart or where your treasure is, there your heart. Nandun ang iyong puso. Amen po ba? So, napakahalaga pala na papantayan talaga natin itong puso na ito. Na talagang ang puso na ito, di ba, sabi nga ng Panginoon, Luke chapter 17, verse 21, sabi, wala makapagsasabi na ang Diyos ay nag-aari na doon o dito. Ang totoo, ang Diyos ay nag-aari. Saan? Sa puso ng mga nananali sa Kanya. So, once the Lord take the center stage of our heart, kung ang Diyos na ang nasa sentro ng ating buhay, doon sa ating puso, at tayo ay nandun sa paanan ng Panginoong Hesus, nakikinig sa Kanyang aral, makikita sa ating buhay na pinapahalagahan natin ang Diyos kasi Siya na ang nasa sentro ng ating puso. At dahil Siya ang nasa sentro ng ating puso, ano dapat gawin ng isang nagmamahal sa Diyos para ang puso na ito ay maingatan. Hindi na natin hayaan ang puso ito ay maagaw pa ng kaaway at pagharian ng sablo. Dapat, ang sabi nga ng banal na kasulatan, sabi, guard, ganun tayong gagawin, guard your heart. Ibig sabihin, andyan ang Diyos, meron kailangan kasama natin ng Diyos. Meron, nakikiisa tayo sa kalooban ng Diyos na ayaw nating paghaliin ang ibang Diyos sa ating puso maliban sa Panginoon lamang. So in our part, sabi, guard your heart, for it is the wellspring of life. Kung mahalaga sa atin ang ating puso, mahalaga sa atin ang Panginoon, let the Lord take His reign in our heart all our lives. Huwag nating ibigay ang sentron ng ating puso muli sa kaaway at uluhin na naman niya ang ating buhay. Amen? So guard your heart. Yan po yung ating bibigyan ng pansin. Now, sa ating pag-aaral po ngayong umaga, meron pong apat na entry point na kung saan pwede pong iba't ibang maging pasukan ng pagkahari, ng kaaway na dapat nating binabantayan. At itong entry points na ito, kapag ito ay hindi natin nabantayan ng mabuti, ang mga entry points na ito ay pwedeng maka-apekto sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya dito sa ating binabasang bahagi ng banal na kasulatan, you will notice that in verses 20 and 21,
Nasabi dito, binigyan niya ng pansin yung tenga at saka pata. At pagdating naman po sa verses 24 hanggang 27, binigyan naman ng pansin yung labi at mga paa. Kaya ngayon po yung unang dalawang entry point na papasok sa ating puso, yun po yung ating pag-aaralan. Ano-ano po ito? Number one, ang una po na entry point that we need to guard our heart. Ito yung entry point number one. Ears. Ears, ang sinasabi sa atin dito is, may kaugnayan sa patinig, we need to be careful what we listen to. Or, sa madaling salita, gamitin natin ang ating isipan ng pakikinig ng mabuti. At ang mabuting mapapakinggan ng ating mga pandinig ay ang salita ng Panginoon. Kaya sabi po ng verse 20, "My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart." So makikita natin yung napakahalagang function ng ating hearing, ng ating ears. This should be offered closely sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At patungkol sa pakikinig ng Panginoon, ang tenyang ito ay mayroong apat na mahalagang action na dapat natin ginagawa. If we want the Word of God to fill our heart, mayroong mahalagang action na dapat tayo gawin na pinagkalooban ng Diyos ng spiritual ears to listen to His voice. Ano po itong apat na ito? Number one, sabi po dito sa first, "Pay my son, pay attention." So una, use your ears to pay attention to the Word of God. Pag sinabi pong pay attention, ibig sabihin po niyan, do not let anything distract you sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung alam niyo na mahalaga ang salita ng Diyos, kaya sabi, "My son, pay attention to what I say." Bakit po? Kasi nga po, ang salita ng Diyos, pwede maagaw yan ng chaplo. Alam niyo po ba na ang chaplo yung ma-attend niya ng Bible study? Ang chaplo po ay, yes, kung paano ang salita ng Diyos, alam natin, yan po ay pagpapala sa atin. Ang chaplo, alam din niya ang salita ng Diyos, kaya lang believer niya. Kaya kailangan, alam niya ang salita ng Diyos para mapapalungkot niya yan sa mga tao na gusto niyong tayain. Kaya ano trabaho natin bilang mga anak ng Diyos na nagtataglay ng spiritual ears? Pay attention, pay closely to the Word of God. Kaya ibig sabihin, kapag medyo ang inyong katabi, nakikita niyo medyo kumikit na naglalabanan yung, pagsamay naman medyo obvious, kaya kahit yung iba, talagang pinaglalabanan, isang muna ang inaantok. Sa kabila naman, kaso pag talagang sabay na, medyo, baka may aspili kayong konti. Pero totoo po, napansin niyo po ba na pagdating sa salita ng Panginoon, parang yan po ang sleeping pills ng iba. Pagka Facebook, kapag ka YouTube, talagang gising na gising, 24 hours. Pag salita ng Panginoon, kakabukas pa lang, tulog na. Bakit? Kasi ang kaaway, He doesn't want you to pay attention, to pay closely sa salita ng Panginoon. In fact, He will try to do everything to distract you para ang salita ng Panginoon hindi ninyo mabigyan ng pansin sa inyong buhay. Minsan, napapansin nyo ba na kapag kasalita na ng Panginoon, yung iba, may nagme-message dito, may nagme-message din sa kapulungan. May kanya-kanya din diskusyon. Nakalulungkot nga yung mga churches, salamat sa Panginoon dito, nag-check na yan eh. Natatandaan ko nung tayo nasa conception pa, sapagkat ang hirap nga naman yung mga worship team, pawis na pawis dito. Kaya pagkatapos po na tumugtog, pupunta na doon sa likod at magkikwentuhan na, inom na, habang nagpapalamig, nagme-message si Pastor Papa, pin-message din po doon, may kwentuhan doon, pero hindi nakikinig na salita ng Panginoon kasi nga, na-distract, nakaawal. Pero tandaan po natin, lahat ng bahagi ng gawain ng Diyos napakahalaga, lalong-lalo na ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi dito, "My son, pay attention." So dapat binibigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay mahalaga. So do not let anything distract you sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Amen po ba? Ano pa po ang sabi dyan sa verse 20? Listen closely. Sabi, listen closely to my words. Ang ibig sabihin din po niya, sino yung nakikinig ng matama? Yung iba, kasi pag nakikinig lang sila, pwede mawala, ano ginagawa ng iba? Ayun, nag-take note. Diba? Kasi gusto niya na lahat ng mga mahalaga sinasabi ng Panginoon, nakatatanda niya, sinusulat niya. So yun ang palatandaan that you are really taking, yung salita ng Panginoon, you are paying closely or listening closely. It means taking notes kung kinakailangan. Ano pa po sabi? Sabi dyan, do not let them out of your sight. If you know that the Word of God is very important, use your spiritual ears para maging daanan upang ang salita ng Diyos ay tumanim sa inyong puso. Ano ibig sabihin nung do not let it out of your sight? Ang ibig sabihin po nito, kasama na po dito yung laging pagbabasa. Kasi hirap naman, every Sunday lang ang preaching, the rest of the week, walang preaching. So, kung ang inyong pong pakikinig na salita ng Panginoon, once every week, tapos the rest ay hindi na kayo magbabasa, ano pong mangyayari? Ang salita ng Diyos ay paminsan-minsan lang, patak lang ng ulan. Pero kapag ka salita ng Diyos ay kayo mismo, constantly binabasa ninyo ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, talaga ang salita ng Diyos ay mahalaga sa inyo. Ayaw ninyo na mawala ito sa inyong mga paningin. Amen? Hindi lang ang salita ng Diyos ay pag Sunday lang nabubuksan at pagkatapos ay tatalo na ulit sa bag. Next Sunday na ulit. No. Read the Word of God regularly by reading it. Number four, sabi po, keep them within your heart. So how do we keep the Word of God within our heart? Dito po pumapasok yung mga meditation, dito po pumapasok yung mga memorization. Ito po yung mahalaga na ang salita ng Diyos ay hindi lamang napapakinggan kung inigusto natin yung salita ng Diyos manatili sa ating mga puso. Pero paano natin ito mapapanatili? Kailangan mag-extra effort. Kailangan, kasi ito po yung mga pangako ng Diyos sa atin. At ang relasyon po natin sa Diyos, contract, covenant. Meron pangako ang Diyos sa atin at ang Diyos may pangako. Alam niyo po, dahil ang Diyos, sa bawat kontrata kailanman, hindi pipiguin ang Diyos, hindi babalihin ang Diyos ang kanyang paaki. Amen po ba? Ngayon, dapat po ang nakakalam ng contract, both parties. Kasi pagka nakita mo na break ng isang party yung provision doon sa kontrata, magre-react ka, di ba? Itong usapan natin. Ngayon, tayo po ay mayroong contract sa Panginoon. Ang kanyang mga pangako yun ang ating pinanghawakan. Kaya kapag ka nananalangin tayo, Lord, you have said in your word, Panginoon, kung mayroong isa sa mga nananampalataya sa iyo sa sambahayan at pinangako mo, ang buong sambahayan na iyon ay matitigtas. So, ibinabalik natin sa Panginoon yung kontrata na ating pinagkasunduan. Amen po ba? At dahil yun ang kasunduan natin sa Diyos, God, by all means, tutuparin niya yung kanyang pangako sa atin. Pero kung hindi natin alam ang mga pangako ng Diyos, anong ibabalik natin kontrata sa Diyos? Amen? Kaya sabi po, dapat po ang salita ng Diyos ay iingatan natin sa ating mga puso. Sa paraan, by meditation, memorization, hanggang ang salita ng Diyos ay maging buhay na ng bawat isa sa atin. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, when we allow the Word of God sa buhay natin, ang bunga nito, ang ganda na sabi kanina ni Sister Fe, at 68, Sister Fe, 63, ah, si Sister Aurea yung 68, at Sister Rebecca pala yung 68. May bono si Sister Rebecca na 50 years, 18 lang daw siya, sabi ng kanya mga kapatid, pero sabi ng Lord, hindi, para sa akin, plus 50 ka pa, at magpapatuloy pa yan. Amen po ba? Sa mga tao, sabi, hanggang dito ka lang, pero sa Lord, pinahaba ang buhay, no? Pero tingnan niyo po ang pangako ng Panginoon sa atin. Yung totoo eh. Hindi sinasaraduhan ng Panginoon ang pwede niyong gawin sa mga sumusunod sa Kanya. Ang pangako niya sa verse 22, when we guard our heart and we make the Word of God very important in our lives, we listen to it, we pay closely to it, we heed it in our heart. Anong gagawin ng Panginoon? Ang kanyang pangako sa verse 22, ito yung bunga. For they are life to those who find them, and help to a man's whole body. Ang bunga po ng pananatili ng salita ng Panginoon sa ating buhay, ang pangako niya,
buhay at kalusugan. Ito ang ating maintenance. Amen po ba? At itong maintenance na ito, yun, pag sinabi ng siyensya, hanggang dito ka na lang, de, sabi ng Lord, o ako'y susunod sa Kanya, ang pangako niya, buhay at kalusugan. So the Lord, kaya sinangako sa atin ang kalusugan, kasi nakakaranas tayo ng karamdaman. But the Lord promised that He is our healer. He is our maintenance. Kaya misipin, hindi tayo natatakot, hindi tayo nangangamba, nagkakasakit tayo. Andiyan ang aming healer. Lord, pagalingin mo kami. Amen po ba? Kasi yun ang pangako niya. When we allow the Word of God, fill our hearts, ang nangyayari, kapag ka ang salita ng Panginoon ay mula sa puso ng isang tao, na nangyayari? Isang pupo at sipul lang. Inervyos na. COVID na to. Kaya sa halim na lumakas ang resistensya, lalo umina ang resistensya. Bakit? Kasi napuno ng takot. But if the Word of God fills our hearts, anong ginagawa ng ganun na spirito sa kanyang salita? Bibigyan tayo ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng pag-asa. Amen po ba? At pag napupuno tayo ng pag-asa, kahit sinarado na ng siyensya, hanggang 18 ka lang. Gugulat ka, 68 na ako. Asan yung 18? Kasi ang Diyos ang ating maintenance. Ang Diyos ang ating lakas. Ang Diyos ang ating kalusugan. Sino pa palang makalate ng Lord? Yan po yung libre na ibinibigay ng Diyos sa mga anak niya na ang salita ng Diyos ay pinananatili sa kanyang puso at isipan. So yan po yung unang entry point na dapat po natin bantayan sa ating buhay. Our ears. We need to be careful what we listen to. Ang tenga na ito ay dapat maging daanan ng pananampalataya, hindi ng takot. Romans 10:17 sabi, faith comes by hearing the word of God. Kaya itong spiritual ears na ito, dapat ang narinig ito, pananampalataya. Dapat na itatalim sa tenyang ito, sa ating puso, dapat entry point ng ating spiritual ears going to our heart is faith. Yung salita ng Panginoon na itatalim sa pamamagitan ng kapahayagan ng salita ng Diyos, itong binhin na ito, pinagmumula ng pananampalataya. So ano ginagawa ng kaaway para hindi matalim ang pananampalataya? He is spreading the word of God. Kaya maririnig natin sa mga sinisira natin ang salita ng Diyos. At ang salita naman ng Diyos, yan ay gawa lang ng tao. Di ba? Kaya nasabihin nila, bakit yung naniniwala dyan? Igawa lang yun ng tao. Yan ang tulang tao kasi ang magbabasa sa tao ay bibigay, talagang dapat gawa ng tao yan. Kasi ang tao makakaunawa na baka mailangan ng tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Mahirap naman na yung Biblia ay binigay sa mga hayop. Aanin ng hayop ang Biblia. But because of the grace of God, umipo siya ng iba't ibang mga tao. Umipo siya ng mga hindi marunong na mga tao. Kinilusan ang Espiritu ng Diyos para ang salita ng Diyos ay paipahayag. At sa bawat kapahayagan ng salita ng Diyos, sabi, Romans 10:17, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the Word of God. Kaya sa bawat magpapahayag na salita ng Diyos, mayroong binhi na natatanim. Kaya ang bawat binhi na inyong napapakinggan, mga kapatid, hawakan niyo yan. Panalangin niyo, Lord, itong binhi na ito, itong pananampalatayang ito, huwag itong mawawala. Palaguin mo ang binhi na ito upang tumatag ako sa aking pananampalataya. Kaya ano nangyari sa Matthew chapter 7? Ang nakikinig at gumaganap na salita ng Diyos ay katutulad sa mga taong nagtanim, matatalino. Matatalino na nagtayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng matibay na pundasyon. At anong pundasyon? Ang salita ng Diyos. Ang pinagdadaanan ng patatag sa pananampalataya at saka yung pinagdadaanan ng mahina sa pananampalataya pareho. Pareho silang dumanas ng unos, pareho silang dumanas ng iba't ibang pagsuko. Pero sino ang matibay na nanatili nakatayo? Yung nakinig ng salita at ito ay ginaganap sa kanilang buhay. Pero yung nakinig lang at ang salita ng Diyos ay hindi hinayaang
lumago at tumuko sa kanyang puso. Sabi, patulad siya ng tao na nagkarin, nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin, tumating ang mga pagsubok. Inaano din siya ng pagsubok. Kaya mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga that see the faith when the word of God is being preached, be attentive. Why? Kasi yan yung bibhi na nais ng Panginoon na tumuko sa atin. At bawat kapahayagan ng salita ng Diyos ay kapahayagan na may pananampalataya. Amen? Because faith comes by hearing the word of God. Kaya tanong, ano ang laman ng inyong puso ngayon? Kapag ang inyong puso ay puno ng salita ng Diyos, madaling malalaman kung ano po ang inyong pinakikinggan. Madaling malalaman kung ano ang nagbibigay ng kagalakan sa inyong puso. Ngunit kung sa oras na ito, you are depressed, ano ang inyong pinakikinggan lately? Marahil, mga bagay na nagbibigay ng depression. Kasi kung ano yung pinapaprosok mo sa iyong spiritual ears at hinahayaan mong tumubo sa iyong puso, yan ang magkocontrol sa iyo. So, para malaman kung ang puso mo ngayon ay nagagalak sa Panginoon, kung ang puso mo ngayon ay mayroong pananampalataya, tanongin mo yung sarili. Ano ang pinakikinggan ko ngayon sa ating buhay? Kasi kung naghahanap kayo ng kapayapaan, ngunit walang lugar sa inyo ang salita ng Diyos, the water sa mga panahon ito, sa pagmahal ng sibuyas, sa pagmahal ng gasolina, sa kabuluhan na nangyayari sa ating panahon, maraming mga tao, napakaliit na sitwasyon, nakakaranas na agad ng discouragement. Kasi yung kanyang tenga, nakatuon sa mga bad news. Pero kung tayo bilang mga anak ng Diyos, yes, we know this bad news. But we know the Word of God. Alam natin na nangyayari ang mga bagay nito, but we have God na tutulong sa atin sa mga sitwasyon ito. Walang dahilan para ma-discourage. Walang dahilan para ma-depress. May dahilan para mapuno ng pag-asa ang bawat isa sa atin. Because our hope is in our God. Amen po ba? Yes, ano? Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. So, ano gagawin natin sa entry point na ito? We need to guard our spiritual ears. Para saan? Ano dapat pinakinggan? Salita ng Panginoon. Kaya, balikan niyo ang inyong buhay lately. Ano po, ano ang mga bagay na pinakinggan ko? Sabi po ng verse 20, aking anak, salita ko ay pakinggan mo. Hindi lang basta pakinggan. Pakinggan mo mabuti. Because God is saying very important thing. Sabi ng banal na kasulatan sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Listen, sabi niya, aking anak. Binabantayan ko ang bawat salita na aking ipinapahayag. So every word that God is saying, hindi niya hahayaan na ang kanyang salita ay hindi bumalik sa kanya nang walang nangyayari. Isaiah chapter 55, ganun din, di ba? Kung paano ang niyembe o yung damig, yung daloy ng ulan galing sa puno. Kapag yung mga binhi doon ay nadaanan ng tubig ng Panginoon, na sabi, yung binhi na tinaanan ng tubig ng Panginoon na nangyayari, nagkakaroon ng sipon. Ganun din ang salita ng Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos, dinaanan ng ating tigang na puso. Paalala niyo po yung pinag-aralan natin? Pinangako ng Panginoon, Isaiah 44, verses 3 hanggang 5. Ano yung bibigay niya? Saganang tubig, kalisay na tubig sa mga tuyong lupain. Kaya napakalaga ng Word of God, pinakikita nito. Bakit po? Kasi ito talaga ang kailangan natin. And when we pay closely to the Word of God, mga kapatid, talagang pagpapala natin dito sa atin. Buhay at kalusugan. There was a story, basahin niya siguro, narinig na po ito. Pero itong kwento po ito, sabi, meron po isang company na nag-hire po ng empleyado, at meron po isang tao na pumasok po doon sa lugar na yon. Nakita niya po maraming mga tao na nakapila, naghihintay, at habang naghihintay sila, ay kwentuhan dito kung ano yung mga pinagkakaabalahan nila.
At kaya may itong muling dumating na tao na ito na nag-a-apply ng trabaho, bilundo kayo, pagdapat po siya, tumayo po siya doon sa kanyang kinaukuan, pumasok po doon sa opisina ng boss. At pagkatapos po, lumabas po, at paglabas po ng tao ito, sabi po ng boss, umuwi na po kayo sapagkat ang taong ito, hired na siya sa posisyon na aming hinahanap. Nag-react at nag-protest yung ibang mga nauna. Nauna kami dyan! Eh, ba't yan huling dumating? Tapos magpasok sa iyo, siya pa agad ang tinanggap mo. Alam niyo, sabi po nung may-ari, sabi po ng may-ari, kanina pa kami nagbibigay ng message sa pamamagitan ng Morse code. Kasi po yung company po na yun ay may kinalaman sa telecommunication. At sabi, kanina pa kami nagsasend ng message sa mga narilito. At sinasabi ko sa message na yun, if you hear this message, come into my office. We need you. At itong lalaki ito, sapagkat yun ang purpose niya, kaya siya nandun, because he wants to be hired doon sa company na yun. At narinig niya yung message na hindi narinig ng iba. Yung pagpapala na para sa lahat, dahil siya ang nakarinig, siya ang pinagpala. Andiyan po ba kayo? If you pay closely to the Word of God, bagamat ang salita ng Diyos ay para sa lahat, but the Word of God receives the blessing, tumatanggap ng pagpapala, yung may mga nakikinig closely, yung mga nagpe-pay attention to the Word of God. Bakit? Sapagkat ang kaaway, inaagaw niya ang salita ng Diyos, ang binhi ng pagpapala, ayaw ng tiyaglo na matanim. But if you know the Word of God is very important in your life, you will hold it in your heart. Itatali mo sa iyong puso, hindi mo hayaang mawala. Because faith comes by hearing the Word of God. At kapag ka nakikinig ka ng salita ng Panginoon, it will give you life and good health. Yan ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Pay closely to the Word of God. That's the first entry point. Wow, first pa lang. Pero hayaan niyo po, sabihin ko sa inyo, ay iyan na natin yung kasunod text. Kaya tanong po, kaano po pinahahalaga ng salita ng Diyos sa buhay mo? Anong uri ka ng tagapakinig? Kasi po, ang salita ng Diyos, may pangako po ito na pagpapala sa talagang biyaya ka ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kung natatandaan po niyo yung parable of the sower, yung panghahasik, talihaga ng mga hasik, sa pananakasulatan po, mapapansin niyo na ito po ay mayroong account sa Lucas, mayroong account sa Marcos, mayroong account sa Matthew. Sa bawat account na ito, ng talinghaga, bawat isa po ay mayroong pare-pareho ng result. Ang nakikinig na salita ng Diyos, binibigyan ng pansin ng salita ng Diyos, ang pagpapala, aani ng tigisang daan, tigisang na po, tigatablog po. Pare-pareho po ng result. Pero every account ng talinghaga nito, mayroong tatlong magkakaibang ginamit na salita with regards to the Word of God. Kasi po, alam naman natin na pinahayag ng Panginoon, may mga nakikinig na salita ng Panginoon pero hindi nagbubunga kanilang pakikinig na salita ng Panginoon. May nakikinig na hindi nananatili ang binhi ng Panginoon. Bakit po? Kasi hindi gumago ang salita ng Diyos. Ang pinagsakan ay hindi matabang lupa. Ang pinagsakan ay lawagan. Ang pinagsakan ay batuhan. Ang pinagsakan ay daanan. Ano pa't ang salita ng Diyos na bubagsak doon ay hindi tumubog. Pero sabi ng pananakasulatan, merong pinagsakan ng binhi na matabang lupa. At ang matabang lupa na ito, lahat ng binhi na bubagsak doon ay namunga. Tigaan na po, tigatatlo po, at tigisang daan. Now, there are three different descriptions of a good soil. Mula po sa mga talinghaga nito. Sa Luke chapter 8, verse 15, sabi po, ang naghasing naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. So, yung unang description ng matabang lupa sa Tagalog ay iniingatan ang salita ng Diyos sa kanilang puso. So ikaw ay matabang lupa kapag ang salita ng Diyos iniingatan mo. Hindi mo yan pinawalang halaga. Sa Ingles, sabi po sa NIV, but the seed of good soil stands for those with a noble and good heart who hear the word. Ano sabi dyan? Pinaka-highlight? Retain. Or sa ibang salin sa King James, remember. Or keep it.
So sabi, those who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. Ang Greek word na ginamit po dyan, yung matabang lupa, ay kateko. Ang ibig sabihin po, to hold it tightly so as to protect it from being taken away. So kapag kayo ay matabang lupa, alam mo na mahalaga ang salita ng Diyos, alam mo na ang salita ng Diyos ay pagpapala, hindi mo yan basta-basta hayaan mawala. Tulad ng cellphone, na napakahalaga ng cellphone, pero dahil meron siyang ginagawa, na iwanan lang niya kung saan-saan. Pinapakahalaga lang magkano ang cellphone ngayon. Kaya nung mawala, talagang tuno ang kanyang luha, parang hindi na, parang bata na nalungkot talaga siya. So ganoon din sa atin, nasabi dito, ang mga matabang lupa ay iniingatan ang salita ng Diyos sa kanilang puso upang hindi ito mawala, hindi ito maagaw. A good soil is someone who keeps the word, who holds the word tightly so as to protect it from being taken away. Amen po ba? So to keep it tightly, anong kailangan gawin? Hindi lamang basta binabasa ang salita ng Diyos. Kailangan bilibilihin. Kailangan mag-meditate sa salita ng Panginoon. Kumusta po, mga kapatid? Kayo po ba'y nag-meditate? Kayo po ba'y nag-memorize? O ang inyong meditation ay katulad po ng pag-yoga? O, hindi mo po nag-meditate eh. Sa atin po, actually, scripture, sa Bible nang galing ang salita ng meditate, hindi po yung sa yoga. And to meditate on the Word of God is, for paano ko bang masusunod ang kalooban ko? Hindi po pag-meditate. Sabi ng Panginoon, magpatawad ka, Lord, paano ko bang magagawa ito? Nahira, pero kailangan hiling natin ng paraan sa Panginoon. So, yun yung meditation. Kailangan i-memorize ang salita ng Panginoon. So, keep it. Yun po yung una, kateko. Ikalawa po sa aklat ng Marcos, ay ginamit din po, yung matabang lupa naman po ay, sabi dito, ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa, pakinggan niyo po, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita. Hindi lang pinakinggan, tinatanggap. Yung isa po, iniingatan. Ito naman, tinatanggap. At dahil dito, sila'y nagsisipamungat, ikatatlong po, ika-anim na po, at may tigisandaan. Sa NIV, ang sabi, others, like seeds sown on good soil, hear the word. Anong ginawa? Kung mapakinggan, accept it. Meron mga nakakarinig na salita ng Diyos, but they reject it. They deny it. Naririnig nila, pero ayaw nila ipamuhay ang salita ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Pero sabi dito, those good soil hears the word of God, pero hindi lang natapos doon. Accepts the word of God. Tinatanggap niya. Hindi niya nakikita na, ay, yan, Lord, sige, pag-aralan mo ba? Kasi yung tao niya marumi. Hindi niya nakikita na yung salita niya ay para sa kanya. Pero kapag ang isang tao, matatang lupa, binaririnig sa itinuturo ng Panginoon, yes, Lord, kailangan ko po yung salita, pagbuhin mo ang aking buhay. Pero yung tao, self-righteous, yes, Lord, mga tao masasama yan, sige po, sila po, ang buksain mo. Pero isang tao nakikinig na salita ng Diyos, alam niya na ang Diyos na mag-usap sa kanya. And he accepts the word of God to change him. Amen po ba? Kayo po ba'y matabang lupa na tinatanggap ninyo ang salita ng Diyos sa inyong buhay? Matabang lupa, handang tanggapin ang salita ng Diyos kahit masakit pa yan. Bakit? Kasi ang mga anak ng Diyos, nakikinig na salita ng Diyos, nagpapatuwid sa salita ng Diyos. Palapakan po natin ang Lord. Amen. Ang ginamit pong salita dyan ay paratekomai. Sa Greek po, ang ibig sabihin po na paratekomai, it has an idea of embracing. Niyayakap. Yung tekomai, wala po yung prefix na para. Yung tekomai, ang ibig sabihin ito, receive, tinanggap. Pero, dahil tinanggap yung para, hindi po ang ibig sabihin ng idea po ito ay niyayakap. Yung tinanggap, maring inabot mo lang yung kamay mo. Pag sinabi para de kumay, hindi lang tinanggap po talaga, niyakap mong mabuti. Kasi ayaw mong mawala. Ang idea po dito ay, katulad po ng warm welcome na binibigay natin sa isang tao, hindi lang natin basta bisang kinakamayan. Di ba, bisang di mo tayo content po na pagkamayan natin, may beso pa. Kaya naman bisang talaga
Gusto natin tingin na talagang hug. Diba? Ina-embrace natin. Bakit? Kasi sinasabi natin, hindi lang natin sa tinatanggap, kundi talagang niyayakap natin siya. Expression of warm friendship, warm welcome. Ganyan din po ang dapat kalarawan ng mga matapang lupa. Tinatanggap ang salita ng Diyos, niyayakap ang salita ng Diyos. You do not only receive God's word, but you embrace it as if ayaw mo itong mawala sa iyong buhay. And lastly po, sa Matthew chapter 12, verse 23, ang talinghaga nito ay, ito yung madalas natin makita, sabi dito, ilarawan ulit matapang lupa, at inilalarawan ng nahasik sa matapang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y nangunguma ng may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Sa NIV, but the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Ang ginamit naman po dito ay tsunami. Idiot tsunami, ha? Katunog lang. Tsunami. Ang literal meaning po dito ay to bring together. Ang ibig sabihin po, pag sinabi bring together, para bang to mentally put things together as to comprehend or make sense of it. Yung para bang minsan may naririnig tayo mga pangyayari, tapos ganito na rin nasasabi natin, kaya pala. So, doon pumapasok yung we understand. Meron tayong ganong minsan nabibitawan, kaya pala. Because when we put things together, then we understand it and sabi, kaya pala. So ang mga matatabang lupa na nakakarinig ang salita ng Panginoon, inuunawa niya na mabuti ang salita ng Diyos, hindi lang bahagi. Kasi pag bahagi lang ang inuunawa natin, hindi natin maintindihan ng mabuti. So inuunawa natin ng buo para magawa din natin ng buo at mahasabi natin, kaya pala. Amen po ba? Minsan kasi hindi pa tapos yung salita. Iniisip agad natin, na-offend tayo, ayaw na natin pakinggan yung ibang salita. Pero kapag ikaw ay nakikinig talaga ng salita ng Diyos at matabang lupa ka, hindi mo iisipin na ikaw ay in-offend na parang sinisingil out ka. Kundi, katulad na sabi ko sa inyo, ang mga tagasunod ng Panginoon, dapat ang salita ng Diyos, it really offends us. Kasi kapag tayo na-offend, nababago ang buhay natin. Tama po ba? Kaya hindi dapat yung parang idea natin ay sinisingil out tayo. Hindi, Lord, unawa mo sa akin mabuti ang iyong salita. At habang inuunawa natin ang inuunawa sa salita ng Diyos, malalaman natin ano ba yung dapat nating hakbang sa pagtanggap ng salita ng Diyos. At pag ginawa natin ito, then pag-realize natin, sabihin natin, kaya pala. Naunawaan natin ang salita ng Diyos. Ang Greek word po dyan ay sunemi. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, kapag pinagsama-sama po natin, sabi nga, matapang lupa, tinatanggap ang salita ng Diyos. Ang matapang lupa, iyayakap ang salita ng Diyos. Ang matapang lupa, inuunawa ang salita ng Diyos. Ano ang dala ng salita ng Diyos? Ang dala po ng salita ng Diyos, pagpubungan. Yung tatlong talinghaga, pagamat iba-iba yung word na ginamit, pare-pareho ang bungan. Yung tinanggap ang salita ng Diyos, namunga ng sagana. Yung niyakap ang salita ng Diyos, namunga ng sagana. Yung naunawa ng salita ng Diyos, namunga ng sagana. So, ano man doon sa tatlo ang gawin natin sa salita ng Diyos? The same result, pagbubunga ng sagana ang ating buhay. Amen po ba? Kaya kung gano'n, napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Kaya sabi niyo sa pinasa natin, my son, pay attention to my words. Kaya dapat talaga pinakikinggan ang salita ng Diyos at pinipili natin ano ang pinakikinggan natin. E tandaan nyo po mga kapatid sa Panginoon, what you listen will affect your heart. So ano yung pinakikinggan ninyo? Dalawa lang yan. It's either faith boosters or faith busters. Kung ang pinakikinggan ninyo ay salita ng Diyos, your faith will be boosted up.
Kapag ang pinakikinggan ninyo ay mga bad news, kung nangyayari na kung ano-ano pa mga bagay na yan, ang daming mga, ang daming ngayong mga concept, mga idea na nako, pag pinakinggan nyo lahat yan, matatakot kayo, magbubuluhan kayo, pag hindi kayo matibay sa salita ng Diyos. Pero kapag ka ang salita ng Diyos ang pumupuno sa inyong isip, tumatatag ang inyong pananampalataya. At ang pangako ng Panginoon, ito po ako magtatapos sa Romans 15:4. Ano mang nasa kasulatan na inasulat noon pangakuna, pangako ng mga kasulatan. Every word in the scripture, it has been written para saan? Nasulat ito noon pangakuna sa ikalalakas, sa ikatatag ng ating kalooban. Yun ang pangako ng banal na kasulatan. Lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang lahat ng nakasulat dito. Andiyan po ba kayo? Ang salita ng Diyos na ating po binabasa, ito'y nasulat para sa ikatututo natin lahat, para sa kapakinabangan natin lahat. The Word of God, the very purpose of the Word of God is for us to know that we are helpless without God. The Word of God teaches us that we need God in our lives. The Word of God teaches us na kailangan natin ang Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, sinulat ito para sa ikatututo natin at lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang lahat ng nakasulat dito. Kaya imagine niyo po, kung ang isang tao ay depressed, huwag nyo na itanong sa akin kung bakit. Dahil yung nagbibigay sa kanya ng pag-asa, di niya kilala. Dahil yung nagbibigay sa kanya ng pag-asa, di niya nakikilala mula sa salita ng Diyos. Amen po ba? Pero isang tao na may pagkakilala sa Diyos, may problema yan. Pero ipapatotoo niya yung Diyos na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. May karamdaman yan, pero ipapatotoo niyan, mayroon akong Diyos na nagpapagaling sa aking karamdaman. May problema yan, may suri na rin yan. Sabi nga ng Psalms 34:19, ang matuwid, masuliranin man. So pansinin niyo po, kahit matuwid, may suliranin din. Sabi, ang matuwid, masuliranin man. Pero sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. So the difference is, who is our God? How do we respond to the Word of God in our lives? Kung kilala natin ang Diyos sa kanyang salita, sa anumang mga pinagladaanan natin, andyan ang Diyos. Pero kung ang salita ng Diyos ay wala sa inyong buhay, if you will not guard your heart against the works of the enemy, discouragement, fear, doubts, kapag ang papasok nyo sa inyong mga isipan, maliban sa salita ng Diyos, ay ang mga daya ng kaaway. Tandaan nyo po, yung puso na yan, kahit bagong puso na yan, pag hindi nyo yung binabantayan para sa Panginoon, pupuluhin ng kaaway ang puso na yan. Sa halip na kayo'y matabang lupa because of the Word of God, ang puso na yan, pupuluhin ng kaaway, sisirain ng kaaway. No wonder may mga mananampalataya na ang kanilang patutuwa ay hindi puso, hindi buhay na may kagalakan, hindi kabibuan. Mga patutuwa ng panghihina. Pero kapag kayo ay matapang lupa, kapag salita ng Diyos, pinananatili ninyo sa inyong puso. Anong pangako ng Panginoon? Guard your heart, for it is the wellspring of your life. Anong bunga? 23. Ang binibigay nito, buhay at kalusugan. Gusto ko ba natin ang buhay at kalusugan? Gusto ko natin na magmana tayo, sabi nga, magbubunga tayo ng tig-isang daan, tig-aaring na po, tig-tatatlong po. Gusto ba natin yan? Meron pong proseso. Bago po mangyari yun, kailangan maging matabang lupa muna tayo. Anong matabang lupa? He accepts the Word of God. Receives the Word of God and embraces it and understands the Word of God. Yun ang ating bahagi at ang bunga ng Diyos. Magbubunga tayo ng tig-isang daan,
tigtatatlumpu. Whatever it is, kung una man ang tigtatatlumpu, kasi sabi ng iba, bakit mga taon? Hindi, 160, 30. Pero kung ano man yun, sa akin, bunga pa rin yan. Kung ano man yung 30, yung 60, o 100, whatever it is, ang mahalaga, bunga galing sa Diyos. Pag bunga galing sa Diyos, definitely magpapalayan. Amen po ba? Sige po palang pakalanan ng ating pangalaman.